So ayun na nga, mga giliw kong taga-subaybo. Sa hinaba-haba man ng paglalakad namin doon sa dalampasigan ng California Beach. Wow! Sa cesarean pa rin ang tuloy. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Dahil yung baby namin, umikot na naman siya. Dati, si Palik in labor. Ibig sabihin po noon, nauna po yung ulo. Ngayon, transverse. Galing, ha? Nauna naman yung likod. Dahil nagpa-ultrasound kami nung nakaraang Friday doon po sa may harap ng sa harap ng PAMA, which is yung RNR. Wow naman! Yung sinuggest lang doktor namin, si Doktor Kanilang. So nagpunta kami for the last time para ma-check talaga kung ano na yung position ni baby. Kasi nung last na in-ultrasound siya ni Doc, is yun na nga, sipalik in labor. So labas yung result, yun. Biophysical ultrasound with non-stress test, which is okay naman yung non-stress test ng baby namin. Kaso nga lang, yun. Umikot si baby, transverse. Siguro dahil nag-ano yan, siguro kaya naging transverse yan kasi lakad ka ng lakad sa dagat. Oh, naging swimmer, umiikot, nag-backstroke. Nag-backstroke siya tuloy. Siguro pag lumaki yan, magiging swimmer. Dito to yan. Bola lang yan. So ayun, journey for being a cesarean mother, being a cesarean mom, yung aking partner, nakakaramdam siya ng mixed emotions. Wow naman! Parang ang, kasi ang parang ang iniisip niya, parang hindi niya daw magagampanan yung pagiging ina dahil nga magiging cesarean section siya, magiging C-section mom siya. Pero sabi ko naman sa kanya, di naman katapusan ng mundo para maging cesarean section mom ka. Hindi totoo yan. Kasi nandun na yun yung risk. Bola lang yan. Late na kaming nagkakilala, tapos nabuntis siya, late 30s na rin. So ayun. Ayun na namin i-take yung risk, mahirap na rin. Yun nga, yung mga, may mga risk factors. Pag late ka na rin nagbuntis, at risk ka na. Kasunod kasi nung at risk is a 4, a 5, a 6. Gunggong! So ayun. Marinig kita sa mukha eh! By 28, ngayon is 26 na. So by 28, ni-schedule na namin para hindi na rin siya mahirapan. Dahil tumitigas-tigas na rin yung tiyan niya. Why prolong the agony? Kung galing, ha? Magpapa-CS naman. So, yun. Sa mga nanonood ng vlog namin, so, this will be the start of my vlog together with my baby. Kasi ayaw naman ni mama na ipakita niya. Camera shy siya simulat sa pool nung nakilala ko. Sabi ko, nagbablog ako, dapat matuto ka na rin sa camera. Sabi, bahala ka sa buhay mo. Yun, tamang share lang. Sa mga so yun, sana subaybayan nyo yung mga susunod namin vlog together with my baby, together with my family. Yun. And then, kung kaya kong magawa ng beat, gagawan ko ng video yung paglabas ni baby. Hopefully sana pumayag yung hospital kung saan kami magpapa-admit by 28. So ayun, see you in the next vlog. Thank you.